Sighted and Blind Podcast. News, commentaries, entertainment, and more. Sighted and Blind Podcast, a public service podcast catering to sighted and blind massage therapists in the Philippines. www.mysightedblindpodcast.com. Hi! Welcome sa episode number 23. My name is Benji Eugenio alias DJB. Ang inyong lingkod sa ilalim ng Sighted and Blind Podcast na pinangasiwaan ng Handspring Wellness and Spa Academy of Asia at AUSA Online School sa ilalim ng Asian Wellness and Spa Academy na may sangay sa Manila, Davao at Jensan. Para nagtataka kayo kung bakit ang internet broadcast na ito ngayon ay ginawa natin sa kalagitnaan pa ng linggo. Kasi karaniwan naman ay ang ating programa ay ginaganap natin sa Sunday, kaya ang tawag natin ay Music Sunday. At ang iba rin sa inyo, maraming magtaka, bakit naman ang pamagat ay Marawi Love Hate Relationship? Well, mamaya malalaman po natin. Para sa kaalaman ng lahat ng ating magiliw na tagapakinig na ang nag-udyok sa atin na gumawa ng broadcast na ito ay ang kaguluhang nagaganap sa Mindanao. Sa pinakahuling balita na ating nasagap, may mga bakbakang nagaganap sa iba't ibang bahagi ng Mindanao at at this time naman po, salit na ISIS ay ang nakakalaban po ng ating militar ay ang Abu Sayyaf Group or ASG. Well, tumungo muna tayo sa ating pagbabalita. Para sa espesyal na tudling ng ating balita, mula sa Philippine Star dated May 29, 2017, Muslims help Christians head out of Marawi. Ang balitang ito ay patungkol sa 39 na mga evacuees na nailigtas na nagangalang Salma Jaini Tamano sa kalagitnaan ng bakbakan ng militar at ng Maoti group sa Marawi. Ayon kay Lano del Sur Vice Governor Mamintal Adjong Jr., this is a good story of Muslim-Christian unity worth sharing to the whole world. Samantala, ayon naman sa spokesperson ng Humanitarian Emergency Assistance and Response Team or HART na si Myrna Jocelyn Henry, may mahigit na 100 mga Kristiyano ang iniligtas di umano ng mga mamamayang Muslim mula sa mabagsik na mga Maoti fighters na walang kabog-abog pumapatay ng sinuman kapag hindi maibigkas ang verse o anumang verse mula sa Quran. At ayon din naman sa Autonomous Region of Muslim Mindanao or ARMM, may 40 Kristiyano ang kinupkup na mga nagmamalasakit na mga Muslim na mga guro at estudyante sa loob ng Mindanao State University ng Marawi at ligtas ding na isilikas mula sa nasabing universidad. At dyan po nagtatapos ang ating pangunahing tudling patungkol po sa kaganapan, kahuling kaganapan sa bayan ng Marawi sa Mindanao. Well, ngayon tumungo naman po tayo sa ating komentaryo. At ngayon naman, kapansin-pansin na sa ating kababasa lamang na balita na, well, magandang balita po sa totoo lang kahit nasa gitna po ng matinding kaguluhan na kung saan po ang ating mga kapatid na mga Muslim na sila na po ang gumagawa ng paraan upang mailigtas ang mga kababayan nating mga Kristiyano sa nasabing lungsod. Ang talagang salot ng lipunan ay ang mga Maoti group members na walang awang pumapatay kahit na mga kapamuslim tinuturing na isang traidor ang sinuman, maging ikaw ay Muslim,
na hindi makapagbigkas ng ilang talata mula sa Quran. Kapansin-pansin din mga kaibigan na kung anong buwis buhay ang ginagawa ng mga kapatid natin mga Muslim para mailayo sa kapahamakan ng mga kababayan natin mga Kristiyano ay ganun din naman ang mga pag-iingay ng ilang mga eskolar kuno ng bayan mula sa Universidad ng Pilipinas o UP at ganin din po ang alingas-ngas na mga katulad ni Senador Trillanes na wala na yatang ginawang obsession sa buhay kundi siraan ng siraan ang kasalukuyang pulo ng ating bansa. Kaya kahit na nakikita na po nila na nagdurusa na po ang kapwa nating Pilipino sa kamay ng mga terorist ng ISIS, hindi po nila ito alintana. Batikos pa rin po sila ng batikos. Bakit kaya may mga taong ganun? Tila wala silang pakialam sa kapwa-tao nila na pawang iniisip na lamang nila ay pamumulitika. Wala na iba, pamumulitika. Well, ang inyong abang lingkod ay Tubong Mindanao, lumaki sa Cotabato. Naranasan ko po sa murang edad na mga walang taong gulang sa karasan na dulot ng kasagsagan ng tinatawag nating secessionist movement. Kitang-kita po ng aking mga mata kung paano po ang dalaghati maging ng mga Kristiyano at mga Muslim na namatayan sa mga nasabing kaguluhan. Sa aking personal na pananaw, hanggang ang buong bayan ng Pilipinas ay hindi nagkakaisa hanggat patuloy ang pag-iral ng politikang makasarili, hanggat patuloy ang pagiging sakim sa kapangyarihan ng ating mga lider sa bansa. Magpapatuloy at magpapatuloy ang ganitong madugong kasaysayan ng ating lipunan. Ako po at sampu ng aking buong pamilya at mga kamag-anak sa Mindanao ay buong pusong sumusuporta sa kampanya ng ating pamahalaan laban sa terorismo, laban sa droga, laban sa korupsyon. Kaya sa lahat ng mga nag-iingay na mga kabataang taga-UP at mga pulitong Dilawan, dapat dalhin sa Marawi upang maranasan nilang totoong sitwasyon at matauhan po sila. Malungkot isipin na may mga kababayan pa rin tayo na nabubuhay sa nakalipas. Sana naman matuto na po tayo mag-move on at harapin ang uwang hamon ng ating hinaharap. Yun po ang ating kaunting pong komentaryo sa kaganapan sa ating bayan na Mindanao. Nakakalungkot po, ngunit wala tayong magagawa. Ang atin na lamang po ay maaari pong tayo ay patuloy lamang na magmuni-muni at mag-isip ano pa ang pwede nating magawa upang makakapag-contribute na po naman po tayo sa kapayapaan na matagal nating hinahangad sa ating bayan ng Mindanao. Well mga kaibigan, dyan po pansamantalang nagtatapos ang ating palatuntunan para sa araw na ito. Muli po, ito po ay matuturing po nating midweek program na kung saan po ay isiningit na po natin ang ating pong Sighted and Blind podcast sa araw po ng Wednesday upang sa gayon ay patuloy po tayo makapag-atid ng mga mahalagang impormasyon, balita, kuro-kuro patungkol po sa mga kaganapan hindi lamang sa larangan ng pagmamasay. Kung kayo man ay may suggestion, puro anumang balita na maaari nating kunan na inspirasyon, huwag kayong mag-atubili mag-email sa amin. Ang ating email address ay president_ceo2017@auza.biz o tumawag at mag-text sa numerong 0917-506-0960. Well, kung nais ninyo marinig ang iba pang mga naunang podcast, tayo ngayon po ay nasa episode 23. Kung nais nyo pong marinig ang mga nakalipas na podcast natin, maaari nyo pong puntahan o bisitahin ang website na ito, www.mysightedblindpodcast.com. Ulitin ko po, www.mysightedblindpodcast.com. Na kung kayo man ay natuwa sa programang ito, ewan ko po kung nakakatuwa po yung ating mga pinag-usapan. At any rate po, kung sa tingin po ninyo ito po ay nakatulong, please nakikiusap po kami. Talaga nagpi-please, ano po. Huwag nyo pong kalimutang i-like, i-share po, at mag-iwan ng komento sa ating pong Sighted and Blind podcast na ito. Okay, mga kaibigan. Hanggang sa muli, hindi na natin mapipigilan nating oras. Kahit sa panandalian lamang po tayo magkasiping, magkasama, nagbahagihan
Ako mulay si Benji Eugenio alias DJ Bay na nagsasabing dagang salamat, Diyos na gina, mabuhay ang Pilipinas. Hanggang sa muli po, abangan ang mga karagdagang palatuntunan ng Sighted and Blind Podcast, the one and only program in the Philippines. Ulitin natin. You have just tuned in to Sighted and Blind Podcast Internet Radio, the one and only in the Philippines. Okay, maraming salamat. Bye-bye po.